Good morning! Welcome to my vlog! Hello guys! So, dahil payday nung 31, katapusan, i-share ko sa inyo guys kung magkano yung budget ko sa isang buwan para sa sarili ko. So, naglalaan ako ng 500 Hong Kong dollars para sa sarili ko, budget ko na yan sa isang buwan. So, paano ko siya nababudget? Kasi guys, matipid na yon, 500 Hong Kong dollars. Ewan ko lang sa iba kung magkano yung budget nila para sa sarili nila. So, ako guys, ang ginagawa ko, every Sunday, nag-spend lang ako ng 1,000, ay, no, not 1,000, it's 100 Hong Kong dollars. Yun na yung budget ko sa isang Sunday. So, dahil sa charge naman, maraming food, minsan nakakalibre na, no? So, basta kadalabas ko, guys, 100 Hong Kong dollars lang yung budget ko para sa sarili ko. Kasama na dyan yung aking food and yung pamasahe ko sa MTR. Kasi dito, mura lang naman yung pamasahe sa MTR. So, sa charts, nakagastos ako ng mga 29 Hong Kong dollars para sa pamasahe ko. So, yung 70 Hong Kong dollars, ano ko na yon? Pang lunch and pang dinner. Kasi pagdating ko sa bahay, ligo na, then tulog na. So, hindi na ako nagtatrabaho. So, ayan lang guys. Hindi ko alam kung magkano yung budget ng iba. Basta ako, 500 lang. Isang buwan ko na yon. So, ayan, tipid-tipid na lang tayo para sa budget dito kasi medyo mahal din yung bilihin. So, kung ilan yung masave natin, save na lang natin. Papunta ako ngayon sa charge. So, ayan guys, sa mga DH dyan, dito sa Hong Kong, comment kayo guys kung magkano yung budget nyo para sa sarili nyo. Para may idea yung mga first-timer na pupunta dito sa Hong Kong. At kung paano din sila makakatipid. Okay guys, salamat sa inyong panonood. Pakisuportahan po yung aking YouTube channel. Para lagi po kayong updated sa mga i-share kong information dito sa Hong Kong. So ako guys, first-timer lang din naman ako dito. So, wala akong experience sa mga Middle East. So, dito na ako nag-start sa Hong Kong na mamasukan bilang bilang isang domestic helper. So, ayan guys. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Happy Sunday. Enjoy lang kapag rest day. Bye-bye.